Kabudlay magtipon mga kapuso, kabudlay man mag-save, relate ka man bala? Bills nga tambak na kag nagahulat na lang nga baydan mo sa imo nga payday. Gani importante nga bisan paano maibalo kita sa pag-manage sang aton finances. Diri na magasulod ang rolyo sang financial literacy experts. Pareho na lang sang kasimanwata nga si Brian Villarosa sa Bacolod City. Isa siya sa mga nagaserbe nga giya kag syempre advisor sa mga kapuso ta nga nabudlayan sa pag-save. Sigurado nga subo nga aga damo kita sang matunan halin sa iya kung paano magkinot kag magtipon kay makaupod ta siya sa aton programa. Hi there, mga kapuso. Welcome back. You're still watching GMA Regional TV Early Edition. So, bungaga, mga kapuso, tutukan naton ang kabuhisan isa ka financial advisor nga maghatag sa aton sa mga nagkarilain nga tipid. Tips a good makasurvive. Wow. Makasurvive yun, siyempre. Kaya damo galastuhan. With us this morning, oh, amigo ko ni Brian Villarosa. Brian, may ngaga. Welcome to GMA Regional TV Early Edition. May ngaga. Hi, Sir Adrian. Good morning, Sir Adrian, and sa aton mga kapuso sa Western Visayas. Raya, as a financial advisor and planner yourself, man, what is your mambal naton blag greatest principle sa pagsupot sa kwarta? Well, in terms of figures, I follow the principle ni Dave Ramsey. You know, isa na siya kasikat nga financial advisor man sa US. Kagmiyari ni siya nga mga baby steps. So siguro ang principle ko sa figures niya is that sa aton nga savings or emergency fund, miyara kita nga 3 to 6 months worth of expenses. So kung pilasweldo mo, times 3 to 6 mo lang na siya, kag dapat amo na siyang imo emergency fund. And secondly, pay off debts. Ang imo mga utang, matamaton mo siya bayran. And then invest 15% of your income for retirement. And then also kung may mga bata ka, save for their college fund man so that hindi ka man mabudayan sa ulihi. Dry pasensya, ariho, dumb question. Pero dapat mahangpan sa aton mga kapuso in Western Visayas. Ano ba lang importansya sang savings o kung sang pagsupot? Labla dapat magkinot gid kita, ilabi na gid, sa mga panyempo. Well, dapat magkinot kita is number one, may peace of mind kita once we save. Because when emergencies happen, we have a fallback. Hindi kita magpanic, hindi kita manghulam, hindi kita magprinda sa ating mga properties. No? Kaya may na-save kita. Ang bagay na isang isakawawise ng proverb, a borrower is a slave to the lender. So hindi naman gusto mahigot tatanan all throughout our lives sa utang. So it's better we have savings. So the reason why we will save or maybe put up a business or save for a retirement. Right, do we have like a formula nga pwede masunod? O kung ma-apply kada gani mag-abot ang aton nga sweldo? O kung bonus? I know, di ba lang mayaran ng mga percentage yung pwede natin magamit? Yes. Actually, I've seen many different types of formulas. Siguro ma-apply ito man. Is that ang 15 to 20% nga dapat i-set aside sa savings or investments. The reason why we save so we can have purchases, uling, a big purchases. So if you have 6 months of emergency funds, pwede mo na niya magamay-gamay, no? At least mabutang mo siya sa another one, which is 50%. Mm. Usually, diri ni siyang pinakadako eh, atong mga needs. Food, transportation, healthcare, housing, rent, of course, atong mga bayo, and 10 to 20% lang ang atong mga leisure. No? So, kinanglantaman mag-set aside si Nakiti kung hindi na mabuang tayo or maburingan na lang ito sa atong balay. So, kinanglantaman time to time mag-enjoy life. And also, we have to set aside 10% kung may mga utang kita. We have to faithfully pay our obligations. And then lastly, which is the last 10%, I would say nga ma-set aside man ta sa generosity. No? Some people call it tithes, 10%. Some people call it benevolence. Kay time to time, may ara, gin man nga tao ang gapangayo sa aton or family member. So at least may ara kita gamay nga mahatag. The value naman of life insurance, mga kapuso, tutukan ta ha, government mandated contributions. Ano ni sila ka-importante, ilabi na gid, para sa mga magpamilya? In other countries, life insurance is very necessary. I think at up to 100% or 98% sa population may life insurance. For the Philippines, matamat pa lang na gina-educate ng aton population na very important gid. Kaga when it comes naman siguro sa government mandated contributions, of course may ara mong kita do life insurance, no? As I have observed, may doon hindi siya muna kadako compared sa mga private, no?
at least I would recommend nga i-boost mo na lang imo SSS, no, taasan mo yung contribution, contribute ka sa pag-ibig, no, ang pag-ibig niya ra subong sang MP2, no, so besides sa monthly mo nga required, pwede ka kahulog da kay mo account sa MP2, and amazingly ya got mas taas ya returns, no, nag-grow yang imo money dira. Oh, sa mga millennial naton yung mga kapuso. Ang konsepto naman wala nga sikat sa mga pamatanon this time. I will get this. I will buy this because deserve ko ni. I deserve all these things. Di ba? Tungkol sa kakapoy, baka obra. How does this one ring to you, Brian? Yeah, I agree with that partly because part of our income we really deserve. No? Kag ang principle bala nga we must enjoy the fruits of our labor. Ite kita man na nagpangabudlay mo. Of course, may with the help of God above, siya ang nagatag strength, wala itagin pa masakit. And so it's logical and appropriate to also give back either to Him or through His community or benevolent causes. And also don't forget, we have to save for the rainy days. Sambaga ni sa isa ka proverb, lang taon ako nung subay, ang subay nga samtang wala gawlan, samtang summer, nagasupot siya food, pagabot sa rainy days, hindi siya ka-work or wala siya obra. Kaya ra lang siya sa ilang balay, at least may kaunon siya. So we must follow the ang subay, save for the rainy days. Mga puso, hindi na iabasihan kung dako o kung gamay ang imo nga income. Kinanlan, kabalo ka gid magpain. Kinanlan, may ara ka gid panigana, ilabi na gid sa pagsulod sang maulanon nga tiyempo. Kinanlan, wais ka. Brian, thank you for being part of the program. Good morning. Thank you, good Sir Adrian, and sa atong mga kapuso sa Western Visayas. Thank you very much. God bless and good morning. Audra, lakamuha, don't switch channels. Madahil lang magtuto kay isa na naman, kakapuso star, ang makaubunti na sa Best Talk sa pagbalik sa inyo paboritong mga programa ko na aga, GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.